sa yelo, humimlay sila sa pag-asa na sa hinaharap muli ay mabubuhay sila. Ikukwento ko sa inyo, mga katinagalog ko, kung ano ang kinahinatnan ng mga taong voluntaryo na humimlay sa yelo. Cryogenic ang tawag sa proseso kung saan patitigasin ang katawan ng isang tao o sa madaling salita ay ihihimlay sila sa yelo. Umaasa sila na sa hinaharap dahil sa mataas na antas ng siyensya, muli ay mabubuhay sila. Unang lumabas ang idea ng prosesong ito ng ika-1960 pa sa pamamagitan ng tinatawag na ang cryopreservation. Sa paraang ito, sa tila ba malayelong temperatura, napapanatili ang cell at maging ang ating mga lamang loob upang ito ay hindi na mabulok. Nakuha nila ang klase ng idea na ito sa hayop na tinatawag nila na ang Canadian wood frog. Ang palakang ito sa panahon ng taglamig ay nababalot ng yelo ang katawan upang ito ay hindi mabulok. At saka sa pagtaas muli ng temperatura, muli ay nabubuhay at gumagana na naman ang kanilang katawan na tila ba parang walang nangyari na kahit na ano sa kanila. Tila ba katulad ito na kung anong napapanood natin sa mga pelikula. Sa loob ng 50 mga taon, mga katinagalog ko, napakalaki na ang iniunlad ng pamamaraang ito. Kasama na kung papaano ang mapepreserve ba nang maayos ang katawan ng isang tao. Kasama na sa bagong paraan ay ang hindi na kailangan pang balutin ng yelo ang katawan ng isang tao. Ang pamamaraan naman na ito ay tinatawag nila na ang vitrification. Sa pamamaraan na ito ay nasa kapsula ang isang tao pero ang katawan nito ay hindi na binabalot pa ng yelo. Ngunit bago pa dumating sa ganitong estado, ano nga ba ang nangyari sa mga tao na nagpayelo? Sa mga tao na unang naniwala na ang prosesong ito ay ang magsasalba sa kanila sa hinaharap. Isa sa kumpanya na nangako sa mga kliyente nito sa hinaharap ay muli silang mabubuhay sa ganitong pamamaraan ay itong si Robert Nelson. Apat na mga katao ang sa kanya ay nagpresenta upang maisailalim sa proyekto nitong si Robert sa pag-asang sa hinaharap muli ay mabibigyan sila ng pagkakataon na mabuhay ng muli. Inilagay ni Robert ang kani-kanilang mga katawan sa kapsula na naglalaman ng malatubig na nitrogen na kemikal. Dahil sa lamig ay mapepreserba ang kani-kanilang katawan, sa loob ng isang taon ay nanatili sa ganitong estado ang kanilang naiwang katawan. Hanggang sa tumigil ang mga pamilya ng mga namayapa sa pagbabayad sa nasabi na proyekto. Kaya naman inalis nitong si Robert ang mga katawan, saka hinayaan na lamang ito na mabulok sa loob ng isang vault. Ito ay sa ilalim pa ng isang sementeryo. Ang sementeryong ito ay kanya mismo na pinamamahalaan. Muli, inilunsad ni Robert ang isa na namang kampanya na nangangako ng parehong resulta ngunit sa mas makabago na na pamamaraan. Dahil dito, bago na namang mga kliyente ang naakit sa kanyang pangako. Tatlo sa mga kapsula ang hindi napansin ng embalsamador na si Nelson kaya natunaw ang mga katawan at medyo nabulok. Sa wakas ng mapansin ito ng kanyang kumpanya, kalahati na ng mga katawan nito ay tunaw na. Ngunit ayon sa kanya, hindi pa uli ang lahat at maisasalba pa niya sila. Kaya muli inilipat sila sa iba na naman na kapsula at muli ay pinatigas na naman sila. Ngunit ang isa sa mga ito ay tila ba nabasag. Dahil nang muli itong patigasin ay ginawa ito ng madalian. Kaya ang katawan ay nagkabitak-bitak. Ang katawan ay pagmamayari ng 6 na taong gulang na batang lalaki. Nang malaman ito ng ama ng bata, ay binawi na lamang ng ama nito ang kanyang katawan at sa katuluyan na ito ay hinimlay sa kalupaan. Ngunit sa gulat ng lahat, nag-anunsyo itong si Nelson na nabigo ito sa kanyang proyekto at siya ay naghihirap na. Kaya naman hindi na niya kayang ituloy ang sinasabi na makabagong plano niya. Ayon sa kanya na imposible pala na gawin ang ganitong
klase ng pagpepreserba sa katawan ng isang tao. Dahil dito nabulabog ang mga ibang pasilidad na gumagawa at nangangako ng ganitong mga resulta. Natuklasan ng mga kamag-anak ng mga yumao na iba ang kinalabasan ng kanilang mahal sa buhay na kanilang silipin ay dumikit ang mga balat nito sa yelo at ang tanging paraan lamang upang alisin ay sadya na nahintayin na sila ay tunawin. Ito naman ay naging sanhi ng kanila na pagkabulok. Sa tagal ng panahon na perpekto na ng kumpanya naman na Alcor ang kanilang pagpepreserba. Ito ay ng mga katawan ng kanilang mga kliyente na nagtitiwala sa kanila. Hindi na nila dinadanas ang ganitong klase ng pagkabulok. Ang motto ng makabagong kumpanya na kung bubuhayin sa hinaharap ang mga kliyente nila ay dapat maganda at maayos ang katawan na babalikan nila. Inamin ng kumpanyang Alcor na sa hinaharap ay kinakailangan ng matindi at sobra pang mas makabagong pamamaraan ng siyensya upang talaga naman ay maibalik sa talagang dati na mga katawan ang mga kliyente nila na sa kanila ay nagpapapreserba. Dagdag nila na kahit pa na napreserba nila ng napakaayos ang mga katawan sa yelo, hindi ibig sabihin ay magiging normal pa ang mga ito. Kaya naman nananatiling hamon sa makabagong siyensya ay ang muli sa pagbuhay ng katawan ng mga tao na nakahimlay magpasa hanggang ngayon sa yelo. Sa ngayon mga katinagalog ko, 14 na tao ang nakatala sa opisyal na listahan ng kumpanya na naghihintay na magkaroon ng bakabagong pamamaraan ng siyensya upang sila ay mabuhay ng muli. Mga katinagalog ko, kung kayo naman po ang tatanungin ko, nais po ba ninyo na ang katawang lupa nyo ay mahimlay sa yelo sa pag-asa na baka sa hinaharap ay magkaroon naman ng pamamaraan upang muli ay maibalik ang inyong buhay? O hindi naman kaya ay mas nanaisin nyo na na humimlay na ng permanente at tahimik at isakatuparan ang kasabihan na nagmula sa lupa at babalik din sa lupa? Isulat po ang inyong sagutan sa comment section sa ilalim. Ang may pinakamakabuluhang sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 GCash load. Maraming salamat po mga katinagalog ko sa pagsama nyo sa isa na namang makabuluhang segment na katulad nito.